Yo, Janro here from Nuro Studio. Welcome sa first tutorial kung paano gawin ang Wish 107.5 video. Livestream ba siya o recorded studio live performance? Alam naman natin yung Wish 107.5 is fastest growing na radio station sa Philippines dahil sa YouTube channel nila. Yung video production nila and audio, maganda yung quality. Mahaba yung topic na to, so parang overview lang ng mga equipments and yung steps ang gagawin natin. But kung nagustuhan nyo, i-like nyo na lang, comment yung mga questions, and mag-dive in tayo in more details kung nagustuhan nyo. So here we go! Hatiin natin yung topic in terms of audio and video. So let's start sa audio. First, yung pag-capture ng source. Siyempre sa voice, kailangan natin ng mga microphones. Maraming klase yung microphones, pero yung pinaka-common is yung condenser mic and dynamic mic. Mostly, sa studio, ang ginagamit is yung condenser mic dahil mas sensitive sila sa pag-pick up ng sound and mas malawak din yung frequency range na napipick up nila. So, for example, nagre-record kayo ng vocals, yung mga breaths, yung mga nuisance, yung mga inflections sa voice, napipick up niya yun, mas sensitive siya sa mga ganun. Yung dynamic mic, mostly ginagamit yan sa live situations. Dahil minimal yung feedback mo, dahil mas gusto nila yung malalakas na sound. Mostly ginagamit to, lalo na yung Shure SM57 nito, sa pag-mic ng amplifiers. Yung mga instruments mo, guitars, bass, keyboard, hindi sila nag-a-amp dahil masikip lang yung setting nila. But yung primary reason kung bakit di sila nag-a-amp, maiwasan yung feedback. And may advantage din sa mixing kasi may iwasan yung bleed. So lahat ng instruments, including yung drums kasi electronic yung drums nila, nakarekta na sa mixer o sa interface. Speaking ng mixer o interface, yun yung susunod sa signal chain natin. Kung gagamit kayo ng mixer, syempre lahat ng inputs papunta na dito. Dito ka na rin magmimix yung mga EQs mo, panning, effects, etc. And imimix niya ngayon lahat ng mga inputs at i-out niya sa stereo tracks, which is 2 tracks lang yon. Kung live streaming yung gagawin mo, advantage yung mixer. Dahil madali lang and mabilis siya gawin. But disadvantage siya kapag recorded. Dahil nga naka 2 tracks na yung out niya, hindi mo na makokontrol yung inputs mo. Parang mastering na lang yung magagawa mo. Sa interface, ganun din. Lahat ng inputs mo, papunta siya dito. Ang pagkaibahan lang ng mixer, di ba sa mixer yung output niya is 2 tracks na lang. Na-mix na lahat ng inputs. Sa interface, multi-track siya. So hindi nami-mix yung inputs, ipupunta niya muna sa computer para dun mo i-mix. Kaya mas prefer nila yung interface dahil mas marami kang magagawa sa mixing dito. For example, sa mixing ng bass, mostly sa smartphones kasi hindi mo maririnig yung bass kasi maliliit lang yung speaker nila. So may mga tricks kang pwedeng gawin sa mixing mo sa computer gaya ng parallel compression or mag-add ka ng distortion para lumitaw siya sa smartphones na hindi kayang gawin ng basic na low-end na mixer. So yun yung mga advantage ng interface kasi nakokontrol mo lahat ng inputs. Ang disadvantage niya sa live streaming is syempre magdadagdag ka ng process and mag-i-introduce din siya ng latency. So, ang susunod sa signal chain is yung DAW, which is yung software sa computer, Digital Audio Workstation. Ang gamit ko is yung Cubase. Pag mixer yung gamit mo at live streaming yung gagawin mo, pwede mo rin siyang i-input dito para mag-mastering ka. Or kung ayaw mo, kahit diretso na sa live streaming. Siyempre, kapag interface, kailangan mong pumunta dito sa step na to. Dahil dito ko na magmi-mix. Dito mo na gagawin yung mga EQs mo, panning, effects, etc. And syempre, marami kang magagawa dito na hindi mo kayang gawin sa mixing board. Dahil nga kung anong kaya lang gawin ng mixing board mo, yun lang ang pwede mong gawin. So if ayos na yung mixing mo and yung mastering mo, if mixer yung gamit mo, tapos na yung audio chain mo. So bale ito na yung naririnig sa actual na video kapag na-live stream or recorded studio live performance gaya ng napapanood natin sa YouTube ng Wish 107.5. Yung susunod na part is yung video. Siyempre, kailangan natin ng quality and mas more cinematic kaya ang gagamitin natin cameras
is yung DSLR, pwede ring GoPro, or yung mga high-end na smartphones or iPhones. So if recorded performance yung gagawin mo, capture mo lang siya sa camera and masisave siya sa memory card nito. Tapos input mo na lang sa video editing software para isync yung audio sa video na na-capture. If gusto mo yung live stream or recorded siya pero diretso sa computer, kailangan mo yung capture card or switcher. So ang purpose ng mga ito is kinukuha nila yung HDMI output sa camera at kinukonvert nila sa USB para maintindihan ng computer. Kung gusto mo ng maraming angles, which is yun yung ginagawa sa Wish 107.5 video, gagamit ka ng switcher. Dito, i-input mo lahat ng cameras mo. And sa pangalan nga niya, isuswitch mo lang kung anong gusto mong ipakita sa live stream. Pero syempre, mahal yung mga switcher. Kaya ang ginagamit ko is yung capture card, which is itong Camlink 4K. Ang disadvantage lang nito is 1:1 siya. Meaning, isang camera, isang capture card. Kaya kung gusto mo ng maraming angle, syempre kailangan mong bumili for every camera para sa angle na gusto mo. Or kung meron ka namang magandang camera sa smartphone mo or iPhone, pwede mo rin siyang gamitin as extra angle. Gagamit ka lang ng software, which is yung NDI. Ito yung ginagamit para makonek yung camera mo sa computer. So after neto, magmi-meet ngayon yung audio and video dito sa OBS, which is yun yung software na ginagamit para sa live streaming or pwede rin siyang gamitin as recording device. Ito kasi yung mostly na ginagamit kasi libre rin siya and maganda. So dito mo na makokontrol kung ano yung mapapakinggan and mapapanood sa live stream mo or pag re-record mo lang yung performance. Dito kasi lahat nagmi-meet yung mga video mo and audio mo. Siyempre sa audio, meron kayong na-mix and na-master na performance. Pwede ka rin magdagdag ng mic para sa voiceover mo. Pwede ka rin magdagdag ng music para sa mga dead air. Pwede ka rin magdagdag ng effects, yung mga crowd applause, mga ganun. So makokontrol mo kung ano yung mapapakinggan sa live stream. Pwede mong i-background yung music habang nag-voiceover ka. Pwede mong pagsabayin lahat kung gusto mo. Basta nakokontrol mo lahat yung audio mo dito. Sa video, kung switcher yung gamit mo, isa lang yung input mo. Dahil sa switcher ka na mismo pipili kung ano yung ipapalabas mong angle sa live stream mo. Pero kung capture card yung gamit mo, plus yung smartphone, or marami kang angles na gusto, dito ka na mismo sa OBS magsuswitch kung ano yung gusto mong ipalabas sa live stream. Finally, isync mo ngayon yung audio and video dahil meron itong latency. It's either na huhuli yung video or nahuhuli yung audio. Kunin mo ngayon yung stream key mo sa Facebook or sa YouTube kung anong platform gusto mong pag-live streaman and input mo sa OBS. And yun, mag-start ka na mag-stream or kung gusto mo, i-record mo lang. Pwede rin sabay, which is i-live stream mo and i-record mo. Basically, yun yung mga equipments na kailangan and yung steps para makapag-live stream tayo or makapag-record ng performance kaya ng Wish 107.5. Mostly yung na-discuss dito is overview lang or nabibigyan lang tayo ng idea kung ano yung pwede nating matutunan kung sakali. Pero kung alam mo namang gamitin yung mga equipments, yung mga software, di pwede ka nang mag-live stream. So if nagustuhan mo to, like mo na lang kung nakatulong ng konti and comment na lang yung mga questions. But kung gusto nyo ng mas in-depth na tutorial, yung i-discuss natin yung mga mics, yung mga mixer, interface, kung ano bang pinagkaiba, yung mga software kung paano gamitin, subscribe na lang para sa suporta. So, salamat sa panonood and